14. We will rejoice and be glad in Him.
Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon ngayong umaga. Napakabuti ng Diyos. Tuwing gigising po tayo, tuwing makikita po natin ang haring araw, laging ipinapaalala sa atin, merong Diyos na sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid natin, we are always confident that we have a God who is alive. Buhay po ang Diyos. At itong dahilan kung bakit araw-araw, lalo na kapag ka araw ng pagsamba, tayo'y nagsasaya. And we consider this day a day of celebration. Salamat sa Panginoon. Ngayong araw na ito, ihanda po natin ang ating mga sarili. Naniniwala po ako ang kapangyarihan ng Diyos ay aabot sa inyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na naririyan sa inyong mga tahanan. Saan man kayo naroon. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, doon po sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa anumang panig ng Middle East ngayong oras na ito, at sa ibang mga lugar na nakakaabot ng streaming na ito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit mo narinig ito, dahil meron kang Diyos na buhay na kayang umabot sa iyo, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong sitwasyon, siya'y naririyan. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Makikinig tayo ng kanyang salita. Dahil alam natin sa oras na pinapadala ang salita ng Diyos, merong ginagawa ang Panginoon. Meron siyang pinupulfill, meron siyang ina-accomplish sa buhay mo. Right now, just stay. Huwag kayong aalis. Ito'y oras ng pagsamba. Tuloy-tuloy natin. Because I assure you today, God is accomplishing something in your life. Meron siyang ina-accomplish. At ito ay tunay na gagalaw at kikilos sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, katulad ng kanyang kaugnayan sa ating mga pangarap, sa ating mga dalangin, para sa ating buhay, para sa ating pamilya, para sa ating hanabuhay. Ngayong umaga, samahan niyo ako, ihilingin natin ang patnubay ng Panginoon. Manalangin po tayong lahat. I ask you right now, all of you, tayo pong lahat, manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na itong pinagkaloob mo, Panginoon. Kami po'y nagsasaya, kami po'y nagagalak sapagkat ang araw na ito'y ginawa mo, Panginoon. Dahil ang araw na ito'y ginawa mo, meron kang, Panginoong, espesyal para sa amin. You have stored, O God, meron kang inihanda na espesyal para sa amin. Sa araw na ito'y lalapit kami sa iyo. Masayang-masaya kaming, Panginoon, tutungo sa iyong trono. Panginoon, meron kaming kagalakang sumamba. Dahil alam po namin, ang araw na ito'y dedicated para sa iyo. This is a holy day. This is a holiday. Design, Lord, Panginoon, para sa iyo. Kaya, Panginoon, samahan mo ang iyong mga anak. Makikinig kami ng iyong salita. Pagpapalain mo kami ngayong araw na ito. Meron kang gagawing napakabuting bagay sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, pupurihin ka namin. God the Holy Spirit, pangunahan mo kami, Panginoon. Abutin mo at mag-minister ka sa bawat mga pamilya, sa bawat kapatid ko ngayong oras na ito'y nagbigay ng panahon upang makinig, upang manood, Panginoon. Maaring sa pagkakataong ito'y meron siyang daladala, meron siyang pinagdadaanan. Panginoon, inaabot mo siya. Gumagawa ka ng himala sa kanyang buhay. Gusto mo, Panginoon, makaalis siya doon sa kapaligiran ng pagkagupo, pagkatalo, sa anumang mga pagsubok at mga problema. Gusto mo umalis siya roon at siya'y lumaya at siya'y magtagumpay, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Tinitiwala po namin sa iyong lahat. Napakabuti mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay magpasalamat at magsabi ng Amen and Amen and Amen. Sa araw pong ito ay araw po, tayo po ay sama-samang ano po ang gagawin po natin? Mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Sapagkat habang tayo po'y nakikinig ng kanyang salita, sabi ng Panginoon, pinadala ang kanyang salita, sila po'y lumaya, sila po'y nagkaroon ng himala, ng kagalingan. Kaya huwag nating tunay na isasantabi ang kahalagahan ng salita ng Diyos.
Inihiling ko, magtuloy-tuloy po kayong makinig. Stay put lang po kayo dyan, huwag po kayong haalis, sapagkat ang araw na ito ay oras ng pakikinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay daladala ang kanyang mga pangakong tatanggapin natin ngayong oras na ito. So sa araw na ito, ang aking pong ibibigay sa inyo ay isang bagay, isang paraan upang tayo ay tunay na makalaya at magtagumpay. Meron po itong tinatawag ng mga protocol. Meron po itong mga pamamaraan. Yung iba, ang akala nila, pag ginawa nila ito isang bagay, sila'y nanalangin. Lahat po iyon ay maaari pong mga bagay na ginagawa nating matagal na. Pero meron pong pamamaraan. Meron pong tinatawag na sistema ng mga panuntunan para po tayo'y lumaya. Para po tayo ay magkaroon ng tagumpay. Kaya ngayong umaga, ito po ang ating titingnan. God's Protocol to Freedom and Victory. Freedom from Quarantine. No? Alam ko po, gustong-gusto na po nating umalis dyan sa quarantine, sa lockdown, dito sa Pilipinas, sa GCQ, sa MGCQ, pupunta na sa new normal. Pero meron pong pamamaraan. Hindi po basta ikaw ay pupunta noon sa panibagong yugto ng pandemyang ito. Meron pong pamamaraan para pumunta ka na sa new normal. At ito po yung ating tutunghayan ngayong oras na ito. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Napakaganda po ng ating pag-aaralan. Mga bagay at mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. So gusto ko po panoorin natin sandali ito. Napakaganda po nito. At ito po yung ating pag-aaralan ngayong araw na ito. We're leaving tomorrow for Jerusalem. We're going to look for someone too. Won't you come with us? The one that I am looking for is not in Jerusalem. The one we seek is not in Jerusalem either. But we know he will be. For we've heard that he's going to be there for the Passover. Perhaps your man will be there too. I am sure he will be. But I can never go to Jerusalem. Why not? Everyone goes there at some time or another. Samaritans do not. Oh? So you're a Samaritan, eh? I am. Well, you're also a leper. And we are lepers, too. And we would be cured of our leprosy. Wouldn't you? That's why I am here. To find the one who has the power to heal a leper. And that is why we're going to Jerusalem. For we, too, know of a man. And we've heard that he's going to be there. You mean Jesus of Nazareth? One who works miracles? You need not go to your holy city, because I heard he will soon pass along this road. Are you sure of this? As sure as I am that he can cure us of this leprosy. Then we will stay here and watch for him. Yes. So the lepers watched day and night for the man they hoped would heal them of their leprosy. After some time, one of them saw Jesus coming down the road with his disciples. He's coming! He's coming! He's coming! Are you sure? I'm sure it's Jesus! Let us go and see this man! Come and see! Recognize some of his followers. Look, there's Simon, whom he calls Peter, and his brother Andrew. Do you think he'll help us? I am sure he will. Lord, help us. He healed the leper at Capernaum, he will heal us. Master, have mercy. Help us, Master. Go and show yourselves to the priests. At Jesus' words,
the 10 lepers instantly felt the divine authority in the Master's voice. Without a doubt, they realized the promise that was in his word, and they went off to do as he had commanded them. But then... Look! I'm clean too! Let's do it for God! Come, let us show ourselves to the priest. Found to return and give praise to God except this stranger. Rise and go your way. Your faith has made you well. Thank you, Master. Thank you. Again, Jesus had demonstrated his love and compassion for all men. Once more, he had ignored the tradition and customs of his day to give the living proof of his divine authority and the love of God. Praise the Lord. Nakita po natin sa isang video clip ng kabuuan sa Luke chapter 17, beginning verse 11 up to 19. Makita natin dito ang 10 taong meron po silang sakit at ang sakit po nila ay tawag po ay leprosy. Sa Tagalog po ito ay sakit sa balat ketong. Nung unang panahon, itong sakit na ito ay talagang napakatindi. Para itong COVID na kinakatakutan, no? At itong mga 10 lalaking ito na may ketong, iba-iba po ang kanilang pinanggalingan, ang isa po'y Samaritano. Sabi ng banal na kasulatan, sila'y nandoon, nakahiwalay sila sapagkat nung unang panahon, ang mga may sakit ay gusto nilang hindi mapasama doon sa kanilang kampo o sa kanilang komunidad, sila po'y ina-isolate, hinihiwalay sila. At ito po yung ginawa sa kanila, kaya malayo sila doon sa mga tao at sila'y nag-uusap-usap sapagkat narinig nila ang pangalang Jesus sa nagpapagaling at gusto nilang makita at sila ay makalapit sa Panginoon dahil alam nila merong gagawin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya itong sakit na ito ay bigla ko naalala, ito po'y matindi po katulad ng isang sakit na ang, sa panahon natin na talaga nakakatakot, nakakamatay, ang tawag po doon ay leprosy sa panahon nila, nung unang panahon. Ito po ay deadly disease. And it is like COVID-19 in our time. No? Yung outbreak po ng leprosy has affected many at nagpanik po ang marami nung unang panahon. At lahat po, buong mundo, sapagkat nakakahawa po at ito po ay talagang matindi ang nangyayari sa katawan ng tao, unti-unting nauubos yung mga parte ng katawan. Tingnan nyo to, no? Yan, una, yung mga kamay, tingnan nyo yung mga kamay, yung mga parte, no? Para siyang kinakain, para siyang nauubos.
Tingnan niyo po yung epekto ng ketong o ng leprosy na ito, at ito po ay talagang deadly, no? At talagang nakakahawa din po. Kaya yung bayan ng Israel, sabi ng Numbers chapter 5 verse 2, sila po ay inutusan ang buong bayan ng Israel na ilabas sa kampo o sa kanilang community, sa kanilang barangay, ang sino mang meron pong ketong. No, in Bible times, no, people who are suffering, nagsasuffer po ng sakit na ito, ay tinatawag po silang outcast. Sila po iniiwala, hindi po sila kasama, pinandidirihan po sila, kinakatakutan sila. At wala pong gamot nung time po na yon, wala pong vaccine katulad ng COVID-19 sa panahon natin. No? Kaya sila po ay nakikita natin unti-unti, no, gradually, sabi diyan, ay nawawala yung nadidisfigure po yung kanilang mga kamay, yung kanilang mukha, yung kanilang katawan, no, yung kanilang mga parte ng kanilang buong katawan. Kaya makikita natin dito, kahit po sa Europe, no, sa Europe po, in Europe during the Middle Ages, yung mga may leprosy, sabi doon sa Europe po, ay nagsusot sila sa kanilang katawan special, meron pong ring, bell sa kanila. No? Para pag sila po'y dumarating, tutunog po yun, nawawarningan yung iba. Sapagkat matindi po ang pagkatakot ng marami. Katulad po sa panahon ngayon. Kaya po, meron pong ginawa at sa maraming panahon, nagkaroon na po ng gamot, pero po ang COVID-19, wala pong gamot. Kaya mahalaga ang ating pag-aaralan ngayong oras na ito. Ano ba yung protocol para makaalis ka doon sa quarantine, doon sa mga ginagawa? Ano po ba ang sistema? Ano po ba yung pamaraan at mga panuntunan para from quarantine, GCQ man yan, ECQ man yan, MGCQ, new normal, pero po mayroong proseso. Pag hindi nasunod ang proseso, ang mangyayari, dumadami ang nagkakaroon ng infection, dumarami, kaya po mag-ingat po ang lahat. Ngayon po, ayon po sa ating news ngayon, ay matindi ang nangyayari. Nadodoble, dumadami ang na-infect sapagkat wala po tayong magawa. Ang mga tao ay kailangan bumalik sa mga hanapbuhay, pero inihiling ko, mag-ingat po tayong lahat. Wala pa pong vaccine at matindi po ang nangyayari sa paligid. Kung hindi po kayo kinakailangan katulad ng mga naghahanap buhay para lumabas, lalo na yung mga bata, yung mga may edad at may mga karamdaman, manatili kayo sa inyong mga tahanan, mag-ingat po kayo at laging manalangin sapagkat tatandaan natin, mahalaga po ang ating kalusugan, mahalaga ang ating buhay. Ngayong umaga, gusto ko pong buklatin natin ang Luke chapter 17 at ang sabi ng banal na kasulatan dyan, sa paglalakbay ni Jesus, beginning verse 11, papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang ngayon, yung po yung lugar na kung saan hiniwalay po yung mga may ketong, sapagkat tinatanggal po doon sa community. Outcast po sila. Sila po'y hinihiwalay. No? At sabi ng Bible, sinalubong siya ng 10 ketungin, tumigil lang ito sa may kalayuan at a distance. Meron pong social distancing. Hindi pwedeng lumapit. So kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo, magpatingin sa mga pari, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at nalinis. Sabi ng verse 15, ipagpatuloy natin, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya. Sumisigaw nang nagpupuri sa Diyos, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. At ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Ang tinutukoy niya yung Samaritanong nagbalik.
Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na, umuwi at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Napakaganda po ng kwenteng ito ng Biblia na isang lalaki ang pinagaling ng Panginoon, sila po'y sampu. Sila po'y naka-quarantine, sila po'y nakahiwalay, sila po'y pinandidirihan, sila po'y nandoon sa isang lugar lamang nakahiwalay sa mga tao. Ang mga taong ito'y sa matagal na panahon, nandun lamang sila, gusto nilang lumaya. Gusto nilang makaalis sa quarantine. Gusto nilang makaalis sa pagiging outcast. Gusto nilang mawala yung tingin ng tao sa kanila, yung perception ng tao, yung paniniwala ng tao na sila po ay talagang pinandidirian. Napakalungkot ng kanilang kalagayan, katulad ng dinanas ng marami nating mga frontliners, sila po'y pinandidirian. May ilang mga hotel dito, pag nalaman, nagagalit yung mga nakatira. Sapagkat ganung katindi ang COVID-19 at nung panahon ni Jesus, equivalent ito ng matindi at talaga nakakahawang sakit na leprosy o ketong. At ang sabi ng Bible, nung makita nilang Panginoon, malayo sila, social distancing, at sumigaw sila, at ang sabi nila, Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa amin. So ito yung kanilang sigaw, ito yung kanilang sinabi sa Panginoon. At napaka-linaw ng sabi nila, and they lifted up their voices. Sumigaw sila kasi malayo po iyon, at para sila'y mapansin, sumigaw sila, and they said, Jesus, Master, have mercy on us. At sila po ay talagang nagsasabi at punong-puno ng pag-asa sapagkat gusto nilang makita ang Panginoon. No, ang nakatutuwa kapag ka ang mga tao ay mayroong pagnanasang makilala, makalapit sa Panginoon, naririnig ng Diyos yun. At ang Panginoon sa isang pagkakataon ay dumaan sa kanilang lugar. Mga kapatid, sa oras na ito, alam ni Lord kung sino ang totohanang gustong siya'y maabot at mahanap at makaranas ng kanyang kapangyarihan. At ang naniniwala ko, dadaan siya, pupunta siya sa inyo, lalapitan kanya, anuman ang iyong kalagayan, gano'n man kahirap ang iyong sitwasyon. At itong mga sampung ketongin ito na hiniwalay, they were thrown out of their community, they live a quarantine life, no? Abnormal ang buhay nila. They live in curse, and they live in difficulty and in crisis. So ang ginawa ng sampung ito ay sumigaw sila, umiyak sila, and they cried. At parang sinasabi ni Lord, ayaw na namin dito, ayaw na namin ng ganitong buhay, ayaw na namin ng ganitong kapaligiran. And they want to get out of leprosy, they want relief, they want healing, they want change. They want to get healed, and they want to live the quarantine life. Mga kapatid, meron ka bang kalagayang katulad nito na ayaw mo na? Ang daming mga pagkakataong marami kang sinubukan sa buhay mo, marami kang gustong gawin pero walang nangyayari. And you want change, you want victory, you want freedom. May mga bagay sa buhay ka, gusto mo nang maalis sa'yo, mabago sa'yo. Pinipilit mo pero hindi mo kaya. Gusto kong sabihin sa inyo isang magandang balita, dadaan si Lord. At siya, aabutin ka niya. Para maranasan mo yung totoong freedom. Para maranasan mo yung totoong kalayaan. Para maranasan natin ang totoong tagumpay. Meron pong pamamaraan. Meron pong protocol na tinatawag. Meron pong mga sistema o pamamaraan o mga panuntunan na ating gagawin. At yan po ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong oras na ito. Unang-una, tingnan natin ang kanilang ginawa. Ang sabi diyan, they lifted up their voices. They cried unto the Lord. They prayed to God. Sila po'y umiyak sa Panginoon. Sila po'y sumigaw ng paiyak. Gusto nilang magkaroon ng pansin. Alam niyo po, may pagkakataon, ang daming mga bagay na ginagawa natin sa buhay. Pinipilit natin. Pero
Sabi nga, maraming tao, maraming pinipilit, nagpapapansin, kulang sa pansin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, kung ikaw at ako'y lalapit sa Panginoon, kung gusto mo siyang abutin ngayong oras na ito, papansinin ka ng Panginoon. Ang una pong protocol para mapansin, para lumaya at para magtagumpay, ito po ang aking ibabahagi sa inyo unang-una. Tingnan ninyo po. They cry out to God for mercy. Ito po yung napakalagang unang-una nating gawin. Tayo po'y tumawag sa Panginoon. Tayo po'y umiyak sa Panginoon. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Yun po yung kailangan natin. Napakaraming pagkakataon sa buhay natin. Hirap na tayo, pero hindi tayo lumalapit sa Diyos. May mga bagay sa buhay natin, ang dami nating sinubukan, ang dami nating gustong gawin, pero walang nangyayari kasi may maraming bagay o pagkakataon sa buhay natin, hindi tayo nalapit sa Diyos. For whatever reason, ayaw nating lumapit sa Panginoon, pero itong mga desperate people, the 10 lepers, they cried. Nung pagkakataon ay dumating sa kanila, hindi nila pinalagpas ang pagkakataon. Sila'y umiyak, sila'y sumigaw. At ang sabi nila, Panginoon, Jesus, maawa po kayo sa amin. Mga kapatid, ito po yung unang protocol, unang pamamaraan upang tayo mapansin, upang tayo lumaya, upang tayo magtagumpay. Sabi ng Psalm chapter 18 verse 6, in my distress I call upon the Lord. Whatever your situation right now, you call upon the Lord, you cry out to God. He will hear your voice. Mapapakinggan ka ng Panginoon, and your cry will come before Him, even to His ears. Naririnig ni Lord ang iyong dalangin, ang iyong iyak. Minsan nandoon ka lang sa iyong higaan, dinadaan mo sa iyak. Dinadaan mo sapagkat hindi mo alam ang solusyon, hindi mo alam ang pamamaraan. Right now, ang unang protocol, ang unang pamamaraan, umiyak ka sa Panginoon, manalangin ka sa Panginoon. Napakaganda si Lord po nagsabi. Sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me, cry out to me, pray to me, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you know not. Gagawa daw si Lord ng isang dakila, makapangyari ang bagay sa buhay mo. Ang hinihintay lang niya, ang unang paraan, sa Kanya ka umiyak, sa Kanya ka tumawag, sa Kanya ka manalangin. Ang sabi ng Panginoon in Hebrews chapter 4 verse 16, let us come boldly. Magkaroon tayo ng katapangang lumapit sa Diyos. Huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. God is the God of mercy. Kaya ang ganda nung panalangin nila, sabi nila, Jesus, Master, have mercy on me. Natumbok nila. Yung Jesus na kanilang tinawagan ay Diyos ng punong-puno, ng awa, ng habag, ng kalinga. And the same God that you can cry out, He is also a God who is full of mercy. He is the God of mercy at punong-puno sa panahon ng ating pangailangan. Andiyan ang Kanyang awa, andiyan ang Kanyang habag, andiyan ang kalinga Niya sa oras ng ating pangailangan. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Meron kang kahilingan sa Panginoon? Ang unang paraan, the first protocol, is the protocol of crying out to God. Yan po yung kailangang unang-unang gagawin nating lahat. Pagkatapos noon na tayo'y umiyak sa Panginoon, pinansin na tayo, pupunta tayo sa pangalawang protocol. Pag huminto si Lord, nung huminto sila, hinihintay nilang magsalita ang Diyos. Hinihintay nilang magsalita si Jesus. At ang Jesus na ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ay nandoon at siya ay huminto. At sa kanyang paghinto, siya po'y magsasalita. Siya po'y merong sasabihin. At pagka siya po'y nagsalita, merong sasabihin, kailangang merong makinig. Mga kapatid, mga minamahal, napakaraming naiyak sa Panginoon, pero hindi nila ginagawa yung pangalawang paraan, yung second protocol. Ano po yung pangalawang paraan? Makinig tayo sa Diyos.
Alam nyo bang ang dami sa buhay natin, hindi po nagiging maayos sapagkat nape-pray naman tayo pero hindi naman tayo nakikinig. May kulang po. Ito po yung pangalawang paraan. Ito po yung pangalawang sistema na panuntunan ng Diyos pagkatapos na ikaw ay umiyak sa Kanya. The second thing is you listen to God. Pakinggan natin ang Panginoon, meron siyang sasabihin. Pakinggan natin, meron siyang gustong sabihin sa atin. Kaya itong mga sampung ketongin na ito, they lifted up their voice, they cry out. Remember, crying out before God is not enough. You may get attention from God, but that would not change your situation. You can cry out to God for mercy all you want, but that would not change your situation. First, you have to listen. If you have gotten His attention and Jesus is stopped, huminto siya, then He will tell you something at kailangan po makinig tayo sa Kanya. Sabi ng Bible in Luke 11 verse 28, but He said more than that, blessed are those who hear the Word of God and keep it. Many are crying for mercy. Many cry and ask for change. Pero ayaw nilang makinig sa Diyos. Wala silang panahong makinig sa Diyos. Listening is important. Listening is important protocol for us to experience freedom at tayo'y lumaya at tayo'y magtagumpay. Napakarami pong mga tao na nabubuhay pa rin sa pagkagupo, pagkatali, sa anumang tanikala sa buhay nila sapagkat may sinasabi ang Diyos, hindi sila nakikinig. No, kahit ano ang ating pag-iyak, pag hindi natin pinakinggan ang Diyos, hindi natin mapapakinggan yung Kanyang sasabihin. Mahalaga yung sasabihin ng Diyos. Diba, nakikita natin, ang daming may sakit. Pupunta sa ospital. Dok, they cry, Dok, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng bato ko. Okay, sige, eto gawin mo. Kumuha ng ballpen, o eto ha, makinig kang mabuti. Eto ang gamot, pumunta ka, bumili ka, o inumin mo ito 3 times a day. Pero yung pasyente, wala lang. Kaya pag-uwi niya, hindi niya pinapansin, nakalimutan niya kung kailan siya inom ng gamot, anong iinumin niya, hindi siya nakikinig, iyak lang siya ng iyak. Pag-uwi niya sa bahay, wala nangyari, hindi siya gumaling, at pagkatapos ay balik siya sa doktor. At sabi ng doktor, sinunod mo ba yung sinabi ko sa'yo? Ano po ba yung doktor? Sabi ko sa'yo, inumin mo ito. Inumin mo ito at ito ang gawin mo. Kaya misa walang nangyayari, hindi tayo gumagaling, hindi umaayos ang buhay natin, hindi tayo nakakalaya kasi ayaw nating makinig sa Diyos. Kaya ang pangalawang pamamaraan, pangalawang sistema ang gusto ng Diyos, pagkatapos mong manalangin at umiyak, anong gagawin? Makinig sa sinasabi ng Diyos. Kaya importante nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Importante ang pakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat pag may sinabi ang Diyos, higit pa niya ang doktor, meron siyang gustong gawin upang ikaw ay lumaya, upang ikaw at ako ay magtagumpay. Nakikinig po ba tayo sa Diyos? Tandaan ninyo kapag nagsalita ang Diyos, meron siyang gustong gawin. Kaya napakahalaga, importante, nakikinig tayo sa Panginoon. At yung pakikinig natin ay mahalaga upang makita natin kung ano ang direksyon ng Diyos sa buhay natin. Pangalawang bagay ay napakahalagang pakinggan talaga siya. Pagkatapos umiyak, mag-pray, makinig ka naman. At pagkatapos sabihin ng Diyos ang Kanyang pamamaraan, ang pangatlong bagay ay maniwala ka sa Kanya. Start to believe God. Di ba? Yung mga nagpapa-check up sa doktor, sabi ng doktor, bili mo tong gamot na ito, inumin mo 3 times a day. Eh, ang dami marunong pa sa doktor. Maniwala ako dyan.
Kaya nagtataka sila, ba't hindi sila gumagaling? Ang sabi ng doktor, inumin mo yan 3 beses isang araw for 7 days. Pero hindi mo sinusunod, di ka naniniwala. Kaya hindi na, pagtaka, hindi umepekto yung gamot at yung payo ng doktor. Mga kapatid, kung gusto mong lumaya, kung gusto mong magtagumpay, yes, mahalaga yung prayer. Yes, mahalaga yung makinig. Pero napakahalaga rin paniwalaan natin, manampalataya tayo at i-activate natin, put the switch of faith, i-activate na po natin magmula ngayon at tayo po ay magkakaroon ng epektibong panalangin. Ano po ang sabi ng Mark 11:24? Sabi ng Panginoon, whatever you desire. Ano bang desire mo ngayon? Para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa pag-aaral ng anak mo, para sa kinabukasan nyo, para sa iyong trabaho, para sa iyong hanap buhay. Whatever you desire. It's an open check. Bukas sa parang check, isusulat mo. But you need, sabi dyan, whatever you desire, when you pray, when you cry out, importante manalangin, when you cry out, believe that you receive them and you will have them. Tatanggapin mo yung mga bagay na iyong pinaniwalaan, iyong pinanalangin, at mahalaga ang pananalangin, mahalaga ang pananampalataya. Sabi ng Panginoon, tatanggapin mo ang anumang panalangin mo, manampalataya kang mapapa sa iyo. Ano man ang kalagayan natin, sabi ni Lord, I am the Lord, the God of all flesh. Nothing is too hard for me to do. And the same thing God is saying to us, nothing is impossible to them that believe. Kailangan yung faith. Ang tanong, paano ba ako magkakaroon ng faith? Sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya mahalaga nakikinig ng salita ng Diyos. Pag napakinggan ang salita ng Diyos, kaya tingnan mo ha, yung pamamaraan, umiyak, nanalangin, umiyak sa Panginoon. Pangalawa, nakinig. Mahalaga yung pakikinig ng salita ng Diyos at magkakaroon ka ng pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. And the Lord said, ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na hindi nakikita at kasiguruhan ng mga bagay na inaasahan. Hebrews chapter 11 verse 1. So, ganun kahalaga ang pananampalataya. At ang sabi ng Hebrews 11:6, those who come to God must believe. Lahat daw nang lalapit sa Diyos, yan ang protocol eh. Kaya itong protocol number 3, napakahalaga. Those who come to God must believe that He is and He is a rewarder of them who diligently seek Him. Ang Diyos po, nagbibigay ng gantimpala. Gusto niya lumaya ka, anumang tanikala meron sa iyo, anumang nahihirapan ka, gusto mong magtagumpay, gusto mong makaalis sa quarantine ng iyong buhay. Right now, the Lord is saying to us, just come to God. But when you come to God, you must believe that He is, and He is a rewarder of them who diligently seek Him. So mahalagang mahalaga na i-activate natin ang faith. So, nakita natin, umiyak tayo, nanalangin tayo, that's good. That's the first protocol. The second protocol, listen. God will speak. And when He speak, you believe it. You activate your faith. So, ito po yung ginawa noong 10. Umiyak sila, nakinig sila sa sinabi ng Panginoon, at pagkatapos, naniwala sila dahil alam nila merong mangyayari sa kanila sa oras na magsalita ang Panginoon, may gagawin ng Diyos sa kanilang kalagayan. Aalisin sila ni Lord, palalayain sila, at sila'y magtatagumpay. Mga kapatid, ngayong oras na ito, pakinggan mo ang mensaheng ito. Pag nakita natin itong mga protocol na ito, itong pamamaraan, hindi po basta bigla na lang na may nangyayari sa buhay natin. Kailangan po nating manalangin, kailangan po nating umiyak sa Panginoon, kailangan nating makinig sa Panginoon, at kailangan nating manampalataya, activate yung faith natin. At look, ano po yung ginawa nila? No? Number 4, mahalagang mahalaga, may sinabi ang Panginoon. At nung sinabi niya, sabi niya dyan, and when he saw them, nung sila umiyak, nakita sila, nagsalita agad si Lord. At sabi ng Panginoon, go
show yourselves to the priest. And it was, so it was that they, as they went, they were cleansed. Sila po'y luminis. So, makikita nyo, very clear ang instruction ni Lord. Ang sabi niya, go. Go and show yourselves to the priest. So, mahalagang mahalaga, meron pong pang-apat na protocol. Pagkatapos mo mag-pray, mag-cry out to God, makinig, manampalataya, yung sasabihin ni Lord, susundin mo na. At alam nyo po yung pang-apat, the word go, it means you start to obey God's command. Marami pong nagpe-pray, marami pong nakikinig na naniniwala, ayaw naman nilang sumunod. Nakita nyo yung pagkakaugnay-ugnay ng protocol na ito? So, ang sabi ni Lord doon sa 10 ketungin, go! No? Umalis na kayo at magpakita kayo doon sa priest. So, malinaw na malinaw sinasabi ng Panginoon, it is a command, and when God tells you something, it is important that you obey. Because obedience is acting on the word of God immediately. Marami nakikinig, pero hindi sila tagagawa. Sabi ng banal na kasulatan in James chapter 1:22, do what God's teaching says. Be you doers of the word and not hearers only. Put God's word into practice. When you only sit and listen, you are fooling yourself. Pagka daw hindi natin ginagawa yung salita ng Diyos, sinuloko natin ating sarili. So, nakita niyo yung kahalagahan. Number one, umiyak, manalangin. Ano po yung number two, makinig. Number three, maniwala. Ano po yung number four? Eh, sumunod na tayo when God says, go. That's a go signal, then go. Move. Act on it. No? Mapalaw daw yung mga taong nakikinig at tinutupad, ginagawa yung salita ng Diyos. Nagtataka yung iba, bakit walang pagbabago sa buhay ko? Bakit nakatanikala pa rin ako? Hindi pa rin ako malaya? Nandiyan pa rin ako sa kahirapan, sa kaguluhan ng buhay? Kasi maraming sinabi ang Diyos. Hindi mo naman pinakikinggan. Hindi mo naman sinusunod. Sabi mo naman, eh, pastor, nagpe-pray naman ako palagi, that's good. Pero pagkatapos mo bang mag-pray, naniwala ka ba sa Diyos? Nakinig ka sa Kanya? Naniwala ka? At itong pang-apat, sinunod mo ba yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo? Now, makikita nyo, kung titingnan nyo yung kwento, the time na sila'y gumaling ay yung time na sila'y sumunod sa sinabi ni Lord, go. Nung sila'y sumunod at habang sila'y naglalakad, ang sabi ng banal na kasulatan, as they went, they were cleansed. Sila po'y luminis. Sila po'y gumaling. Sila po'y nakaranas ng isang mabuting bagay sa buhay nila. Sila'y sumunod at itong 10 ketungan na ito, habang sila'y naglalakad, sila'y gumaling, because obedience will result to healing, miracles, and answered prayer in your life. Pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, pagkakita na pagkakita, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari habang sila'y naglalakad. Hindi pwedeng nakaupo ka lang, hindi pwedeng nakahinto ka lang, you need to go. Because when you obey, when you act on the word of God, sabi diyan, habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling. Mga kapatid, ngayong umaga, ang kalayaan at ang tagumpay ay kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Gusto ko lang i-check yung protocol. Tumawag ka ba sa Kanya? Nag-pray ka ba? Nakinig ka ba sa Diyos? At pagkatapos mong nakinig, naniwala ka ba na kaya kang palayain at bigyan ng tagumpay ng Panginoon? And right now, are you ready to obey God? Pray?
makinig, maniwala manampalataya, at sumunod. Yan po yung pang-apat na protocol. Meron pong kapansin-pansin na sinabi ni Lord, go and show yourselves to the priest. No? Sabihin mo, sabi ni Lord, no? Sige, magpakita kayo, mag-report kayo sa mga priest. Now, number 5 protocol, kailangan mo na magpakita sa priest. Bakit sa priest? Alam nyo ba yung priest nung unang panahon, sila po yung DOH. Yung mga may sakit sa balat, inihiwalay sila. Naka-quarantine sila. At hindi sila pwedeng umalis doon hanggat hindi gumagaling ang kanilang mga sakit sa balat o anumang karamdaman meron sila. Nakahiwalay lang sila. Para sila'y makaalis doon, kinakailang bigyan sila ng clearance o certification ng DOH, yung priest, nung unang panahon. At ang priest ang mag-iimbestiga, ang magda-diagnose, ang mag-check sa kanila, titingnan ang kanilang balat, meron pong proseso. Kaya ang sabi doon, actually, ang sabi ng Panginoon, magaling na kayo. Go and show yourself to the priest. But they have to undergo the process. Pupunta sila saan? Sa priest. Why sa priest? Sapagkat ang priest ang mag-check, mag-iimbestiga, at pag sila'y malinis na, bibigyan sila ng certificate na clearance that they are already clean. At yun ang dadali nila, katulad ng mga local stranded natin, bago sila pumunta ng mga probinsya nila, magpapaswab muna sila, magpapacheck, may hawak silang certificate, at pagdating nila dun sa kanilang probinsya, ipapakita nila yon, pwede na silang pumasok. Yung entry nila sa kanilang probinsya ay nangangailangan ng certificate. Ganon din yung 10 ketungin. At ang magbibigay noon, ang DOH nila, yung priest. So, merong alituntunin kasi, basahin nyo na lang po, in Leviticus chapter 14. So, they need to go to the priest to get a certificate. But hindi lamang po ang pagkuha ng certificate o ng clearance. Meron pong kahulugang sinasabi ang Panginoon doon. Meron pong pamamaraan, may protocol, pag-report nila sa priest, required po iyon para sila'y malinis na at para ma-issuean sila ng certificate or clearance na sila'y malinis na. At pagdala-dala nila yon, pwede na silang bumalik sa kanilang barangay, sa kanilang community, o sa kanilang kampo. Yun ay papakita nila sa gatekeeper, okay na ako. And then, pwede na silang bumalik sa pamilya. Ibig sabihin, malaya na sila, matagumpay na sila. Kung gusto nating maging malaya ang utos ng Panginoon, show yourselves to the priest. And the priest of our time, ito po yung simbahan. Gusto nila bumalik tayo sa simbahan. Alam nyo ba, ang daming buhay ngayon hindi okay sapagkat maraming tao walang panahong pumunta sa gawain ng Diyos. Walang panahong pumunta sa priest. Nagsisimbolize ito ng church. And so many people, they have no time to the church. They do not want to go to church. Kaya nung mag-lockdown na ito, nung mag-quarantine, walang magawa yung tao. Gusto lahat pumunta sa church. Marahil ito yung paraan para maalala natin, bumalik tayo, pumunta tayo sa priest, mag-report naman tayo, umate naman tayo ng church. Because for so many days, wala tayong panahon sa Diyos. Hindi, kinakaligtaan natin yung pagtitipon. Bakit sa church? Sapagkat ang church nando doon, lilinis ka, bibigyan ka ng certificate. Gaganda ang buhay mo pagka ikaw ay nagpunta sa church. Kasama ang iyong pamilya, kasama ang iyong mga anak. Panahon na para magbalikan tayo sa church. And that is the important instruction. Show yourself to the priest. At bakit sa priest? Sapagat doon, ikaw ay aalagaan. Sisiguruin na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Sisiguruin malilinis ang iyong buhay. Sapagat doon sa church, mapapakinggan mo ang salita ng Diyos, ang pamamaraan upang paano mabuhay at paano maging totoong tagasunod at
paano lumakas at tumatag ang ating pananampalataya. Kahinahamon kong lahat. Sabi nila, show yourselves to the priest. Umatin tayo sa church. Bumalik tayo sa simbahan. Bumalik tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi ka magtatagumpay ng paikot-ikot lang. You need to go to the church. And the church is being used by God so that you will grow, you will mature. Kaya doon ka muna magre-report, sisiguruin yung sampung yon nakapag-report bago bumalik sa pamilya. Bago tayo bumalik sa new normal, aalis tayo sa quarantine. The new normal speaks of your freedom and victory. And before you enjoy freedom and victory, you need to go to church. Eh, pastor, walang church. Oh, eto, meron tayo online. Wala ka ng excuse. No? Kaya, pagka nakinig ka ngayon, wag mong kikinig ka ng konti, mamaya alis ka. Hindi, tuloy-tuloy mo dapat. I-design mo na, na kapag ka ganitong oras, makikinig ka. Sapagkat ang utos nilo, go to the church, show yourself to the priest. At pag pumunta ka sa church, makikinig ka, nalilinis ka, nagbabagong yung buhay, paglabas mo, gaganda rin ang buhay ng iyong pamilya, ng iyong mga anak, yung kinabukasan, yung pangarap mo. At doon sa protocol na ito, sa Leviticus 14, merong tinatawag na pag-aalay, paghahandog. So, kailangan gagawin muna yon para malinis talaga siya. May mga procedure dito. Hindi ko sinasabing ulitin-uli natin ito. Pero merong isang procedure na importante. Meron silang gagawin na katunayang magaling na sila, sila po'y maghahandog. Maghahandog sila ng tupa, maghahandog sila ng kanilang alay sa Panginoon, patunay na sila'y magaling na. Alam nyo, yung mga taong malaya, yung mga taong matagumpay, sila po'y naghahandog. Sila po'y nagbibigay ng offering. Sila po'y naghahandog doon para kay Lord. Abay, kung gumaling ka, hindi mo panghinayang maghandog. Abay, alam nyo po ba, nakalimutan ko, magkano ba yung swabbing? No? Magkano ba yung pag-swab ngayon? 8,000? Para magpa-swab ka sa ibang lugar libre, mahirap po magkasakit ng COVID. Mahirap malayo sa pamilya. Kung ikaw ay gumaling, kung ikaw ay lumakas, kung ikaw ay malaya na, kung ikaw ay matagumpay, di ba tayong lahat ay maghahandog? Maghahandog tayo ng papuri, maghahandog tayo ng ating mga offering, ng ating mga tithes. There's lahat ng yun, hindi natin panghihinayang. We do not look at this na kawalan. When you give, it is a sign. It is a gesture of your genuine thanksgiving sapagkat pinagaling ka ng Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon, at ikaw ay sinamahan ng Diyos, makakaalis ka na sa quarantine, ililipat ka ni Lord doon sa life of freedom and life of victory. So, kaya ka pinapabalik because God wants you to offer something. Gusto ni Lord mag-offer ka sa Kanya bilang tanda at pagpapakita ng totoong pagpapasalamat mo sa Diyos. That's why we give our offering. That's why we give our tithes sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon, sa pag-iingat sa atin ng Panginoon, nakapaghanap buhay tayo, malakas tayo, sinasamahan ng Diyos ang ating mga anak, natutupad ang ating mga pangarap. What is money and what are the things, the material things? Wala po yan, di yan pwedeng ipantay sa kabutihan ng Panginoon. And giving and offering is an attitude of the heart. Hindi yan sinasabi, but ito po ay kanilang protocol nung unang panahon. You show yourself to the priest, meaning they will offer something. God wants your offering to show Him that you love Him, or to show Him of your thanksgiving to God. Mga kapatid, ito yung nakalimutan ng marami. It is important that we go back and ano po ang sabi ng Panginoon? We show ourselves to the priest. Binago tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Panginoon. Panahon na po, lagi po tayong pumunta sa church. Pagbalik po ng new normal, pumunta po kayo sa mga church po natin, sa iba-ibang lugar.
Hanapin niyo po. Mag-attend po kayo. Huwag nating kaligtaan ang pagtitipon, lalo nang napapansin nating tayo na sa huling panahon na. Mahirap po ang kalagayan. Lalong mahirap yan kung tayo'y hiwalay sa church. Tayo'y walang tinatawag ang Diyos. Lalong mahirap ang buhay. God can bring you and take you to the life of freedom, the life of victory. Show yourselves to the priest. So, nakita po natin, at pagkatapos po noon, sabi ng Bible, napansin ng isa, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. So, napansin ng isa, teka, mukhang okay na yung aking balat. Nang mapo na, sabi ng Tagalog Bible, nang mapo na ng isa na magaling na siya, nagbalik siyang sumisigaw, nagpuri sa Diyos. Napansin niya, and he was aware. Number 6 protocol, are you aware? No? Tayo po ba'y aware sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Napuna mo bang siyang nagpagaling sa'yo? Napuna mo bang siyang nagbigay ng trabaho sa'yo? Napansin mo ba yung kalakasang tinatamasa mo ngayon? Yung kagalingan, yung mahabang buhay? Napuna mo ba yan? Napuna mo ba yung pinagdaanan mo kung gaano kahirap? Ngayon, nag-i-enjoy ka ng mga bagay na napakaganda. Nalagpasan mo ang lahat. Napuna mo ba na ang yung anak mo binigyan ni Lord ng bagong buhay? Are you aware of that? And the 6th protocol is so important. Are you aware that what you are enjoying, whether it be miracles, whether it be long life, whether it be abundance, prosperity, good job, binigyan ka ni Lord ng sasakyan, binigyan ka ni Lord ng maraming bagay, napansin mo ba yon? Napuna mo ba yon? And have you ever acknowledged na ikaw ay binigyan ng Diyos, ang tagal mong nag-a-apply ng trabaho, binigyan ka ni Lord ng trabaho? Ang tagal mo naghihintay para sa kalagayan mo doon sa iyong hanap buhay, doon sa iyong sasakyan, doon sa iyong minamaneo, pero may ginagawa ang Diyos. Napansin mo na ba yan? Napuna mo na ba yan? Did you notice na kahit na pandemic, kahit mahirap ang buhay, hindi ka pinagkulang ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa iyo? At yung lalaki, yung Samaritano, napansin niya. He was aware. Be aware of God's blessing and miracle in your life. Are you aware of that? Yung iba hindi nila napapansin, kaya baliwala lang sa kanila. They don't recognize and they don't appreciate, they don't acknowledge God na siyang may gawa. Masyado silang pamilyar, masyado silang, we are right now more than 100 days na sa quarantine na ito. Napansin mo ba, napuna mo ba yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kaya yung iba hindi makapagpuri sa Panginoon, hindi sila makapagpatuloy kay Lord, at hindi nila magawang sumunod sa Panginoon kasi hindi nila napapansin, hindi nila napupuna na kung anuman sila, yan ay kabutihan ng Diyos. No? Dito po sa Guadalupe, pag nakikita ko po yung tatlong nanay, na tuwang-tuwa po ako. Andiyan po si Nanay Cecil, Nanay Trining, si Nanay Neng, yung ito pong mga senior po namin, tuwang-tuwa po kami. Andun po yung kalakasan, andun po yung kalusugan, andun po yung mga bagay na maganda sa buhay nila. Marami po silang pinagdaan ng mahirap. Pero kahit ano pa lang pinagdaanan mo, kaya kang alsin ng Diyos sa quarantine, sa mahirap, sa krisis na buhay, at dadaling ka ng Diyos sa buhay ng katagumpayan at ng kalayaan. But my question right now, the 6th protocol, are you aware of that? Napuna mo ba yun? Napansin mo ba? Kasi pag napansin mo yun, meron kang gagawin pang 7 protocol na importante na gagawin natin so that we live a life of freedom and victory. Marami hanggang ngayon nakatali, marami hanggang ngayon hindi lumalaya sapagkat hindi nila napapansin ang ginagawa ng Diyos. Ang dami. Umaga pa lang may ginawa na ang Diyos sa iyo. Kaninang umaga, nagising ka na naman.
Kaninang umaga, binigyan ka ni Lord ng masarap na agahan, kahit ano man yan, bagong buhay. Napuna mo ba yon? Napansin mo ba na mahigit isang daang araw na tayo pagkatapos ang quarantine na ito, malusog, malakas? Are you aware of that? Napakahalaga na mapuna natin. At nung mapuna nung lalaking ito, Samaritanong ito, na siya'y magaling na, malinis na siya, sabi ng Bible, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Ano po ang ginawa niya? Sabi doon, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Asan yung siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Pagkatapos mong mapansin, kaya mahalaga, pansinin mo muna. That's the sixth protocol. Pag napansin mo, babalik ka sigurado. At pasigaw na anong gagawin mo, you are going to return to give praise to God, to worship and thank Him. Yung taong napapansin niya yung ginagawa ni Lord, araw-araw nagpapasalamat siya sa Diyos, araw-araw nagpupuri siya, araw-araw sumasamba siya sa Panginoon. Kaya mahalaga, tingnan niyo yung lahat ng protocol, talagang isa-isa, may kaugnayan. Pag napansin mo, babalik ka para ano? Para magpuri, para sumamba, at para magpasalamat. So, yung lalaki, nung mapuna na magaling na siya, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos, nagpatira pa siya, sumamba siya sa paanan ni Jesus, at nagpasalamat. Ang taong ito isang Samaritano, kinamumuyan ng lahat, pero siya'y sumamba sa Panginoon. Sabi ni Lord, hindi ba 10 yung pinagaling ko? Nasaan yung siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos? Ibig sabihin, nasaan ni Lord? Wala bang nagbabalik para magpasalamat, para magpuri, para sumamba? Mga kapatid, ang dami pong ginawa ni Lord sa buhay niyo. Tayo po'y pinalaya, binago ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Binigyan ka ng hanap buhay, binigyan ka ng sasakyan, binigyan ka ng bahay. Ang dami! Isa-isayin natin, bilangin natin, hindi natin mabibilang. Pinalakas ka ng Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon. Ang tanong, napansin mo ba? Napuna mo ba? At kung napuna at napansin mo yon, ito yung panahon, babalik ka sa Diyos. Para ano? Para magpuri. Para magpasalamat. Para sumamba. Kaya hindi tayo kinakailang sabihan pang purihin mo si Lord. Umating ka sa church. Hindi na kinakailang sabihan sa'yo. Magpasalamat ka, magpuri. Sapagkat kusa, kasi napansin mo na, napuna mo na lahat ng ginawa ni Lord sa buhay mo. Ngayong umaga, napakalagang bumalik tayo. At sabihin natin, Lord, salamat po. Yung trabaho ko, ikaw ang nagbigay. Yung sasakyan ko, ikaw ang nagbigay. Yung hanap buhay ko, ikaw ang nagbigay. Alam ko yan, Panginoon, yung lakas ko. Salamat po, umabot akong 70 years old, 80 years old. Lord, salamat sa buhay na mahaba, sa kalusugan, sa kalakasan, for more than 100 days ng pandemic na ito. Sinamahan mo kami, sinuplay mo lahat ng aming pangailangan, iningatan mo kami, bigyan mo kami ng kalusugan. Napansin ko yon, Panginoon. Are you saying the same thing? Then return to God and give praise and worship and thank Him. Pagkatapos yung lalaki sumamba at sabi ni Lord sa kanya, nakakatuwa, sabi ni Lord sa kanya, then He said to him, Rise and go.
No? Sabi nila, rise and go. Your faith has made you well. Kakaganda. Huh? Sabi ni Lord, magaling ka na, malaya ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Then rise and go, rise and go. Hallelujah. This is the word of motivation. This is the word of inspiration. Magaling ka na. Tumayo ka dyan, rise and go. Hallelujah. Sinabi ni Jesus sa lalaki, tumayo ka na at umuwi. Makakabalik ka na. Gawin mo yung protocol. Pumunta ka muna sa priest, mag-church ka muna, magpasalamat ka. Hallelujah. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, this is your time to rise. You are cleansed. Symbolically, spiritually, this is a gesture that beginning today, you are out of quarantine. You are out of difficult situation. You can start your new normal life. At pwede ka nang mabuhay ng matagumpay, ng malaya. Misa, meron kami isang kapatid, tuwan-tuwa po ako, si Ate Geneva. Oras po ng patotoo, bigla siya pong tumayo. Sabi niya, noong isang araw, may sakit ako. Pero gusto ko pong tumayo. Malakas na ako, magaling na ako. Atin ako sa church, nagpaalam siya sa kanilang company. Sabi ni Sister Geneva, Boss, hindi muna ako aatin. Magaling na ako. Mag-aatin muna ako sa church. Pero dapat siya'y pumasok sa trabaho. Kasi alam niya, napansin niya, na-recognize niya na ang nagpagaling sa kanyang Panginoon. And the Lord is telling us, now rise, go, your faith has healed you. Ngayon po, inaabot kayo ng Panginoon. Ito na ang senyales, ito na ang nagsasabing, wala ka na sa quarantine. God can remove you out of your crisis and the pandemic effect in your life. You can start your new life in Christ. And the Lord is saying, rise, go, go. And that God signals, this is the time to spend time with God. In your devotion, in the morning, you pray, you read God's word. This is a go signal to grow, to undergo the process of growth and maturity in your life. Magkaroon ka ng devotion, ng quiet time mo sa Panginoon, manalangin ka, magpray ka, basahin mo ang kanyang mga pangako. And this time, you attend the church, you attend the small group meeting, the cell group, the Bible study, kahit po online yan, umatin ka. At sumunod tayo sa Panginoon, maging tayo disciple ng Panginoon. This is the very time. God is saying to the man, rise. Go. You are now healed. You are faithful God. God is a faithful God. God is alive. God is so wonderful. Hallelujah. Kapatid, inaabot kayo ng Panginoon ngayong oras na ito. Inaabot kayo ng Panginoon sa oras na ito. Right now. Hallelujah. Ayaw ni Lord na nandun ka sa quarantine lang, nahihirapan. Ayaw ni Lord nung kalagayan mo ngayon. Gusto ni Lord magtagumpay ka. Gusto ni Lord lumaya ka. Gawin mo yung protocol. Umiyak ka sa Panginoon. I will give you time. You cry out to God. And then you listen to Him. And then you believe. And after you have believed God, pagkatapos mong maniwala, then you obey. Show yourselves
Hallelujah. And be aware of God's blessing. This is the time to rise and give praise and worship and glorify His name. Are you ready for that? Hallelujah. Right now, inaabot ka ng Panginoon. Kahit nasang lugar ka, you are in Canada, you are in Australia, you are in America, in the Middle East, in any parts of the world, in Luzon, Visayas at Mindanao, inaabot kayo ng Panginoon. Pinalalaya kayo ng Panginoon. He has come that you might have life and have it more abundantly. Hallelujah. Sino pong sasabihin niya, Lord, have mercy on me. Have mercy on me. Help me, Lord. If that is your prayer, yumuko ka, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, maawa po kayo sa akin. Lumalapit po ako sa iyo. Ano man ang aking pagkakamali, pagkukulang, patawad, Panginoon. Binubuksan ko ang aking puso. Inanyayahan kita, pumasok ka, Panginoon. Ikaw na ang maghari. Ikaw na ang Panginoon ko at tagapagligtas. Mula ngayon, gagawin ko yung pamamaraan, yung protocol, Panginoon, na naunawaan ko ngayon. Susunod ako sa iyo. Tinatanggap ko ang kaligtasan, ang kapatawaran, ang kalayaan, at ang bagong buhay. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Right now, inaabot kayo ng Panginoon, pinagagaling kayo ng Panginoon. Hallelujah, pansinin nyo. Right now, be aware. God is healing you right now. God is blessing you right now. God is manifesting His power in your life. He's the God of all flesh. Nothing is too hard for Him to do. Hallelujah. Hallelujah, right now. In the name of Jesus, the God of comfort, the God of mercy, the God of grace, inaabot kayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. And this is the time to go back to the church, to offer to God, to thank God, to praise Him and worship Him. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka. Salamat sa himala na ginawa mo. And Lord, we are going to rise. Rise above our problem and our difficulties and our crisis. And we are going to go and bring forth fruit. And that our fruit should remain. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, pagkatapos mong marinig ang mensaheng ito, just be ready. I'm going to release. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Be ready. Panginoon, idinadalangin ko ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang umaapaw na papapala ng Diyos Anak, at ang matamis na pakikipisa ng Espiritu Santo, igawad mo po sa iyong mga anak, sampu ng kani-kanilang pamilya, ngayon, bukas at magpakailanman. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, now and forever. Amen and amen. Salamat po sa araw na ito. Mga kapatid, this is Pastor Mel Capistrano. Thank you for joining us. And we're so happy na kayo po inakasama namin. Salamat po, tuloy-tuloy kayong nakinig. This is the time na tayo po'y magpatuloy sa Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang lahat, ang buong niyong pamilya. Magandang araw po. You are blessed. At ako po ay masayang-masaya. I will see you again next meeting. Mga kapatid, ng magandang patotoo ng kabutihan ng Diyos. Salamat sa araw na ito. God bless you all. Amen. And amen. And amen. Hallelujah.